Magandang araw po sa inyo. Welcome again dito po sa last session natin. Ikapitong episode po ng Letter of James. At kukunin po natin ngayon ang buong chapter 5 from verse 1 up to 20. Marami pong sinasabi dito sa atin si Santiago kasi sinabi nga natin that the letter of James, somehow you find a lot of sayings. At yung mga sayings na ito ay maraming aral sa atin. Ang isa pong topic na medyo diniin ni St. James ay ang kanyang condemnation sa mga mayayaman. Mayayaman na pinapataba nila ang kanyang sarili upang sila ay isakripisyo. They fatten themselves for the sacrifice. Paparusahan sila. Bakit? Hindi lang dahil sa sila ay mayaman, ngunit dahil sa ang kayaman nila ay nanggaling sa pagsasamantala sa iba. At dito po ang pagsasamantala na sinabi ay ang hindi pagbigay ng sapat na sahod o hindi pagbigay ng sahod sa kanilang mga manggagawa. Alam po natin ito'y issue pa rin natin ngayon. Marami po mga manggagawa natin, lalong-lalo na mga arawan na mga manggagawa, ay talagang nagdidepende sa sahod nila. Kaya kung ito'y hindi natin ibinibigay sa takdang panahon o binabawasan pa, at mga may nangyayari na mga ang sahod ay binawasan ng mga mandatory benefits ng PhilHealth, ng SSS, pero hindi naman inihulog, ninakawan pa ang mga manggagawa, yan po yung malaking panalagutan sa mata ng Diyos. Alam ng Diyos ang kahirapan ng mga manggagawa ng mga tao na umaasa sa kanilang sweldo. Sana ibigay agad ang kanilang sweldo at bigyan ng sapat na sahod sa ikabubuhay nila. Tapos isa rin pong aral na sinabi dito sa atin ay tungkol sa pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Kaya kung may alam tayo mga may sakit, sila po ay tawagin natin ang mga pare upang sila'y ipagdasal, upang sila'y pahira ng langis. Tulad ng mga alagad ay pinadala ni Jesus at nagpapahid ng langis sa mga may sakit upang sila'y gumaling at upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. So ito po isang sakramento para sa atin na sana po ay ginagawa natin. At nagtapos po itong liham na ito sa pagpapaalaala sa atin na kapag may mga kapatid tayong nakikitang lumilihis ng landas, ituwid natin sila. Ibalik natin sila sa wastong landas. At kapag napigilan natin ang isang taong nagkakasala, pati ng kasalanan natin ay napapatawad na rin mismo. Kaya salamat po sa inyong pagtsatsaga sa pagbabible study na ito. Sana po mas na-appreciate ninyo ang liham ni St. James at mas naisa sa buhay ang mga aral na binibigay niya sa atin. Tatapos na po tayo sa Letter of James. Nasa huling chapter na tayo, chapter 5. Chapter 5, verse 1. Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries. Your wealth has rotten away. Your clothes have become moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimony against you. It will devour your flesh like a fire. You've stored up treasure for the last days. So, ito po yung pinaka-anti-rich sa
Biblia against the rich. At talagang galit dito ang manunulat sa mga mayaman. Kaya sabi niya, "You rich, weep and wail, magtangis kayo ng mga mayayaman dahil sa misery na dadating sa inyo, kasama ang mangyayari sa inyo. Kayong mga mayayaman, ang inyong mga damit ay inaamag na. Ang mga damit niyo ay kinakain na, no, ng mga insekto. You will rot away. Ang inyong mga pera ay corroded na. Ang kanilang gold and silver ay hindi naman yan na pure na gold and silver. Kasi ang pure gold, pure silver ay hindi naman corroded, no? Hindi naman yan na kakakainin ng dumi. Kasi yan ay gold and silver na pure. Ang mga pera nila na gold and silver ay may halo yan na mga alloy. Kaya nandiyan po ang mga kalawang, kinakalawang na. At ang pagkalawang nito, ibig sabihin, hindi nyo naman ginagamit, tinatago nyo lang, kinalawang na, yan ay testimony against you. At dahil dyan, kakainin kayo ng apoy. Nagtago kayo ng treasure for the last days, treasure that will punish you, na yan po'y magpapabigat sa inyo. Magtatapon kayo, itatapon kayo sa apoy ng mga treasure na yan. Kaya dito po makikita natin yung mga riches ay nabibilang sa na nakikita na isang taong mayaman sa kanyang damit. Maganda ang damit niya, no? Kung sa atin pa, palaging branded ang kanyang damit, no? Yan po ay kakainin ng mga tanga. At pera, no? Ang mga pera niyo na kinalawang na. Yan po ay testimony against you. Kaya sinabi po ni Jesus sa verse 16, sa chapter 6, verse 9 ni Mateo, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and decay destroy and thieves break in and steal." Huwag kayong magtago ng mga kayamanan na nasusunog, na tinatanga, na nandiyan yun ang mga magnanakaw na kinukuha sa inyo. Sa halip, ang inyong kayamanan ay ilagay nyo sa langit, na walang tanga, na walang magnanakaw, no, na walang anay na kakain dyan. Sinabi din ni Jesus sa Luke chapter 6, verse 24, "Woe to you who are rich now, for you have received your consolation." Woe to you, kawawa kayo. Natanggap nyo na ang aliw dito sa mundo, sa kabila, nandiyan yung parusang dadating sa inyo. Sinabi din po ni St. Paul kay Titus, kay Timothy, first letter of Timothy chapter 6, verse 9, "Those who want to be rich are falling into temptation and into a trap and into many foolish and harmful desires which plunge them into ruin and destruction." Kaya yung gustong yumaman ay nagkakaroon ng maraming tukso, at yan po ay isang trap, isang silo sa inyo, at marami sa mga harmful desires ay dumadating dahil po sa kayamanang ginugusto niya. Gusto niyo pa bang maging mayaman after all this warning sa atin? Kaya maging maingat po tayo na huwag tayong magpadala sa mga kayamanan. Verse 4, "Behold, the wages you withheld from the workers who harvested your fields are crying aloud. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts." Bakit naman sila naging mayaman? Naging mayaman sila dahil sa pinagsamantalahan natin nila yung iba. Hindi nila ibinigay ang sweldo ng nagtatrabaho sa kanila. O kaya binabaan ang sweldo. Kaya ang kayamanan nila mismo ay isang testigo na laban sa kanila. Yumaman ka kasi pinagsamantalahan mo yung iba. Hindi ka naging tapat sa mga tao.
Yung tungkol sa sweldo, hanggang ngayon, problema natin yan. Maraming mga hindi nagbibigay ng sapat na sweldo. O ang sweldo ay itinatago, pati na sa gobyerno. Kaya may maraming nagreklamo. Ang sweldo ay matagal nang hindi na ibibigay. Kaya yung mga manggagawa ay napipilitang mangutang. 5-6 pa. At magbabayad na lang kapag dumating na yung sweldo na hindi dumadating sa takdang panahon. Pati na mga teachers, pati na ang mga healthcare workers ay nabibiktima dyan. Sinabi po sa Leviticus chapter 19 verse 13, "You shall not exploit your neighbor. You shall not commit robbery. You shall not withhold overnight the wages of your laborer." At dito idinugtong sa robbery, sa pagnanakaw, ang hindi pagbibigay ng sweldo. Dito nga overnight lang. Kung sa sweldo ngayong hapon, ibigay nyo na kasi marami, lalong-lalo na ngayon, ay hand to mouth ang kanilang trabaho. Ang sweldo makukuha ngayon ay ibibili ng pagkain ngayon. Kaya kapag walang sweldo ngayong araw, wala silang pagkain ngayong araw. At hindi nakikita yan ng mga mayayaman. Nasarip na ibigay ka agad sa takdang panahon, sa ipinangakong panahon, after 15 days, after 1 week, hindi na ibibigay, pinagsasamantala ng mga manggagawa. Deuteronomy chapter 24 verse 15. "On each day you shall pay the servant's wages before the sun goes down, since the servant is poor and is counting on them. Otherwise, the servant will cry to the Lord against you and you will be held guilty." Araw-araw, kung arawan ang trabaho, arawan ang sweldo. Kung nagsabing kada Sabado, ibigay ang sweldo. Kung kada kinsenas, ibigay ang sweldo. Kasi inaasahan niya ng mga tao. Jeremiah chapter 22 verse 13, "Woe to you who build his house on wrongdoing, his roof chambers on injustice, who works his neighbors without pay and gives them no wages. Woe to you!" Kawawa kayo na kayo ay lumago, kayo ay lumaki dahil sa pinabayaan ninyo ang mga nangangailangan. Balik tayo kay James. Verse 5, "You have lived on earth in luxury and pleasure. You have fattened your heart for the day of slaughter." So, kaya yan, naghahanda kayo ng inyong treasure at dadating yung treasure na yan. Paparusahan kayo, ang treasure ay parusa. No, na kayo ay namuhay dito sa karangian, sa kasiyahan. Pinataba nyo ang puso nyo para sa day of slaughter, para bang baboy na pinataba upang katayin. Parang ganun, kayo pinataba upang katayin. No, pinataba sa inyong karangian, sa iyong pagsasamantala sa iba. "You have condemned and you have murdered the righteous one. He offers you no resistance." Kasi pinagsamantalahan ninyo. Pinatay ninyo ang mga righteous ones. Hindi nyo binigyan ang dapat sa kanila. At hindi naman sila nakapaghimagsik. Madalas, wala namang magagawa ang mga mahihirap. At itong pagsasamantala sa mga mabubuting tao ay makikita din natin na nakalagay sa ibang aklat ng Bible. Psalm 37 verse 32, "The wicked spies on the righteous and seeks to kill him." Hindi ba ganon? Ang mga masasama naghahanap ng paraan upang siya'y patayin? Itong mga nangyayari sa extrajudicial killings, itong mga pag-aambush, yan yung mga sasama na nag-aabang sa mga taong gusto nilang patayin. Nag-aabang, pinagplanuhan yung mga rider in tandem. Talagang pinagplanuhan yan para pumatay. Kay Matthew 23 verse 34, "Therefore behold, I send to you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify. Some of them you will scourge in your synagogues
and pursue from town to town. Nakinita na ni Jesus yan. Papadalhan kayo ng mga propeta. Papadalhan kayo na magpapaalaala sa inyo. Ngunit yan ipapatayin niyo. Ganun ang ginagawa ng mga journalists, ng mga nagpupuna sa mga tao sa gobyerno, sa mga taong corrupt, sa radio station, sa mga broadcast nila. Pinupuna. At dahil dyan, pinapapatay nila. Verse 7, James chapter 5. Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient with it until it receives the early and late rains. Kaya, dadating ang parusa, dadating ang gantimpala, dadating ang katarungan. Be patient. Baka sinabi niya naman ito sa mga mahirap, sa mga righteous ones, sa mga pinagsasamantalan. Dadating yan, ang panahong yan. Be patient for the coming of the Lord. At inihambing niya ang patience niya yan sa farmer. Yung farmer ay nagtatanim, nagbubungkal ng lupa, nag-aalaga ng tanim. Patient siya na nag-aantay sa early and late rains. Ano yung early and late rains? Ang kanilang early rains ay mga dumadating yan ng mga October, November. Yan yung panahon ng pagtatanim. Kaya early rains. Ang late rains naman ay dumadating yan ng mga March, mga April sa kanilang lugar. Na yun yung panahon ng harvest. Bago mag-harvest, umulan muna, late rains. At sa kanila naman, talagang umaasa sila sa pagdating ng ulan. At ang farmer ay umaasa na dadating ang ulan sa takdang panahon. Wala pa namang climate change sa kanila noon. Sa ating ngayon, hindi mo na maasahan dahil sa nagbago na yung panahon. Kaya sa Deuteronomy chapter 11, verse 14, I will send you the seasonal rain to your land, the early rain and the late rain, that you may have your grain, wine, and oil to gather in. Kaya yan po, magbadadala ang Diyos ng ulan sa takdang panahon. Early rain, late rain. Early rain ay ulan para sa pagtanim. Late rain ay ulan bago sila mag-harvest. Upang magkaroon kayo ng mga produkto, ang produkto nila, grain, wine or grapes, and oil. Yan yung mga produkto nila. So, verse 8. You too must be patient. Make your hearts firm because the coming of the Lord is at hand. Kaya maging matatag kayo. Huwag kayong mabuwal ng mga hindi makatarungang pagsasamantala. Dadating ang Panginoon. Be patient. Kaya nga sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow tired of doing good, for in due time we shall reap our harvest if we do not give up. So huwag kayong magsawa. Huwag tayo magsawa nung gumawa ng kabutihan. Dadating po ang panahon ng harvest. Chapter 24 of Matthew verse 33. In the same way, when you see all these things, know that He is near at the gates, parating na ang Panginoon. Makikita ninyo yung mga tanda, no? Parating na ang Panginoon, kaya be patient. 1 Corinthians verse 4 to 5. Therefore, do not make any judgment before the appointed time, until the Lord comes, for He will bring the light to what is hidden in darkness and will manifest the motives of our hearts. Then everyone will receive praise from God. So be patient, do not judge. Siya ang nagja-judge. Dadating ang judge, dadating ang hukom. Pagdating niya, ang lahat ng natatago ay mahahayag. Ang kasamaan ay mahahayag. Ang mga kabutihan ay mahahayag. Gagantimpalaan ang mabuti, paparusahan ang mga sama-sama.
Kaya tuloy tayo, no? Kay James. Verse 8, "Do not complain, brothers, about one another, that you may not be judged. Behold, the judge is standing before the gates." Ganun din. Do not complain, no? Kasi dadating ang judge. Siya po ang maghuhukom. Siya ang mag-aayos ng lahat. Sa sinabi ni St. Peter, First Letter of Peter, Chapter 4, Verse 7, "The end of all things is at hand. Therefore, be serious and sober for prayers." The end of all things, ang wakas ng lahat ng panahon ay dadating. Kaya habang tayo nag-aantay, be serious. Huwag tayong laro-laro lang. Be serious about life and sober for prayers. No, na palagi tayo sanang nagdadasal habang nag-aantay. Parating na ang wakas ng panahon. Sinabi ni Jesus sa Luke chapter 21 verse 19, "By your perseverance you will secure your lives." Perseverance sa pag-aantay. Perseverance sa pagpapasyensya. You will secure your lives. Maliligtas kayo. And ganun din sinabi ni St. Paul, Philippians chapter 4 verse 5, "Your kindness should be known to all. The Lord is near." Sana malaman ng lahat ang inyong kabutihan at palagi kayo manatiling mabuti. The Lord is near. Malapit na ang Panginoon. So isang binigay niya example ng perseverance ay ang mga farmers. Ngayon, sa verse 10, isang sample naman ng perseverance ay ang mga prophets. "Take as an example of hardship and patience, brothers, the prophets who spoke in the name of the Lord." Yung mga propeta, hindi naging madali ang buhay nila. Maraming hindi naniniwala sa kanila. Marami ay pinatay. Pero sila'y umaasa. Sila'y patient. Sila'y patuloy. Naging tapat sa kanilang misyon. Ganon din dapat tayo. Isa pang idea ng perseverance or patience ay si Job. Katingnan natin, talagang alam niya ang Bible, no? Kaya binibigay example si Job. Verse 11, "Indeed, we call blessed those who have persevered. You have heard of the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because the Lord is compassionate and merciful. But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth, or with any other oath, but let your yes mean yes and your no mean no, that you may not incur condemnation." Alam po natin yung perseverance ni Job, na nung nawala ang lahat, sinabi niya, lahat ay galing sa Diyos, lahat ay babalik sa Diyos. Nung siya ay nagkasakit, sinabi niya sa kanyang asawa, "Tatanggap ba tayo ng kabutihan sa Diyos at hindi tatanggap ng kasamaan?" Talagang nag-persevere siya at siya ginantimpalaan ng Diyos. Tapos punta tayo sa isang topic na naman. Tingnan nyo, palipat-lipat siya ng topic. Pagkatapos ng perseverance, punta naman siya tungkol sa pagsusumpa. Huwag kayong manumpa. Pixman. Manumpa sa langit, manumpa sa lupa. Hindi nyo naman hawak lahat yan. But your yes be yes, your no be no. Simple lang yung salita. At maniniwala ng tao sapagkat kayo kapanipaniwala. Yung panunumpa, marami po tayong mga verses about panunumpa. Exodus 34 verse 6. "So the Lord passed before him and proclaimed, 'The Lord, a God gracious and merciful, slow to anger, abounding in love and fidelity.'" Ito po yung pagpahayag, pagpakilala ng Diyos kay Moises. Dumaan ang Diyos kay Moises at sinabi niya kung sino siya, ano yung kanyang katangian. "He is Lord, siya si Yahweh, at siya ay God gracious and merciful, slow to anger, abounding in love and fidelity." So, yan po yung pagpapakilala niya ng Diyos
kay Moises. Job chapter 2 verse 10. Ito yung sinabi ko na kanina. Nung nawala ng lahat, nung nagsakit na siya, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, sige, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pero itong sinabi ng Diyos sa kanya, you speak as foolish women do. We accept good things from God. Should we not accept evil? Through all this, Job did not sin in what he said. Talagang mapagpasyensya siya. At ganun din, no, ang kanyang ginawa. Talagang siya ay ipinagdasal niya pa ang kanyang mga kaaway, ang kanyang mga kaibigan na naging katunggali, no, sa diskusyon. Ipinagdasal niya sa Panginoon. Patient siya talaga. No, kaya dito po makikita natin ang patience ni Job. But above all, my brothers, do not swear. Either, kaya, yung swearing na yung sinabi na, huwag tayong gagamit para sa Diyos, ng pagsusumpa para tayo paniwalaan. Yan po'y galing din sa sinabi din ni Jesus. Sa Matthew chapter 5, verse 33 to 37. Again, you have heard that it was said to your ancestors, do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all, not by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is His footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Do not swear by your head, you cannot make a single hair white or black. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one. Huwag kayong magsumpa. Sinabi, tupdin ninyo ang inyong sinumpaan. Sinabi ni Jesus, hindi, huwag kayong magsumpa. Hindi nyo na kailangan patunayan pa na totoo ang sinasabi nyo kasi kayo nanumpa. Sa langit man, o sa Jerusalem, o sa inyong sarili. Sa halip, maging kapanipaniwala ang inyong salita, ang inyong simpleng salita. Kung iyan ay oo, oo yan. Kung hindi, hindi yan. Hindi na kailangan pang itago pa. No, sa pamagitan ng mga sumpa. Mahalaga po ito para sa ating mga Pilipino. Kasi tayo mga Pilipino, ayaw nating masaktan yung iba. Kaya gusto natin sabihin, ang gusto nilang marinig. Kaya kapag hindi tama, hindi natin dinediretso. Pupunta ka bukas, tingnan na lang natin. No. Hindi siya makasabing hindi. Tingnan na lang natin. No, so yan po, kailangan let your words be simple and to the point at panindigan ninyo ang inyong sinasabi. At dito naman, punta naman tayo dito tungkol sa pagdadasal sa mga may sakit. At ito po'y mahalaga kasi sa mga verses na ito ay maaari maging basihan ng ating Sacrament of the Anointing of the Sick na sinabi na po yan ni James. Verse 13, is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing praise. Kaya anong mang kalagayan natin, itaas natin sa Diyos. Sinabi ni sa Psalm 50, verse 15, then call on me on the day of distress. I will rescue you and you shall honor me. If anyone suffering, let him pray. Call on me on the day of distress, and I will rescue you. Psalm 95 verse 1. Come, let us sing joyfully to the Lord. Cry out to the rock of our salvation. Kaya in good spirits, let him sing praise. Psalm 95 verse 2. Let us come before him with song of praise. Joyfully, sing out your psalms. Kaya pwede tayong magpuri sa Diyos, pwede humingi ng tulong sa Kanya. And then, pangatlo, verse 14, is anyone among you sick? Kaya ito yung sinabi niyang una, is anyone among you suffering? Is anyone in good spirits? At pangatlo, is anyone among you sick? You should summon the presbyters of the church that they may pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up.
if he has committed any sins, he will be forgiven. Kung kayo may sakit, at siguro hindi lang ito ordinaryong sakit ng tiyan o sakit ng ulo, pag malubha ng kalagayan niya, ipatawag ang mga presbyters ng simbahan, ang mga pari ng simbahan, at ipagdadasal siya at lalangisan siya. At yan po yung sacrament of the sick natin. Ipinagdadasal natin ang may sakit at yan po ay ina-anoint natin. And the prayer of faith, kaya nga pray, will save the sick person. Will save the sick person. Kung ang salvation ay nangangahulugan na siya ay gumaling, gagaling siya. Kung ang salvation ay nangangahulugan na siya ay mapatawad ng kasalanan, papatawad ay ng kanyang kasalanan. The Lord will raise him up. Hindi naman lahat ng ina-anoint ay gagaling. Pero iyan po, the Lord will raise him up. No, either in this life or in the life to come. At papatawarin ang kanyang kasalanan. Kaya mga may sakit po na hindi na makakapagsalita, binibigyan yan ng kapatawaran ng kasalanan, ng absolusyon kapag pinapatawag natin ang pari. At ito pong sinasabi nito ay yan yung ginawa ni Jesus at ng mga alagad. Kaya sa Mark chapter 6 verse 13, yung mga alagad, pinadala ni Jesus at sinabi niya, they drive out many demons and they anoint with oil many who were sick and cured them. Kaya yung sinabi ni James, yan yung ginawa ng mga apostol nung sila'y pinadala ni Jesus. At ganun din ang sinabi ni Jesus sa kanila bago siya umakyat sa langit. Mark chapter 16 verse 18. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Kapag yan ay dasal ng may pananampalataya, they will lay hands on the sick, and they will recover. Kaya yan po yung mahalaga sa anointing of the sick. Sana po gamitin natin ang sakramentong ito. Hindi naman sa mga konting nararamdaman natin, pero kapag ang isang tao medyo malubha na, na kailangan natin siyang ipa-ospital, so kailangan na natin siyang i-anoint. Kaya handa tayong mag-anoint at hindi yung mamamatay na. Kasi ito'y anointing of the sick, not of the dying. At baka siya pa ay gagaling dahil sa ating prayer with faith. Kay pagdadasal at samahan nating magdasal para sa may sakit. Verse 18, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person is very powerful. Confess your sins to one another. Kaya pagkukumpisal ng kasalanan ay nandiyan na. Nandiyan na. Kaya ito yung sinabi sa Acts chapter 19, verse 18. Many of those who had become believers came forward and openly acknowledged their former practices. Kaya yung gusto nang maniwala, lumabas sila at sinabi nila na nagsisisi na sila sa kanilang mga kasalanan noon at iniisa-isa pa nila ang kanilang mga kasalanan. At ganun din ang ginawa ni Juan Bautista nung siya ay nagbibinyag sa Matthew chapter 3 verse 6. And people were being baptized by John the Baptist in the Jordan as they acknowledged their sins. Sinasabi nila ang kanilang kasalanan. Kaya ang pagsasabi po ng kasalanan ay bahagi ng pagsisisi. Kung talaga nagsisisi ka, inaayawan mo na yung kasalanan mo. Kung inaayawan mo na, hindi ka nahihiyang aminin na ginawa mo ito. Kasi inaayawan mo na siya. Hindi mo na siya gagawin. Kaya ang pagkumpisal ng kasalanan ay tanda ng pagwaksi sa kasalanan. Psalm 34 verse 15, the eyes of the Lord are directed toward the righteous and His ears toward the cry. Kaya nga sinabi din dito sa atin kanina, no? That the fervent prayer of the righteous person is very powerful. Powerful ang prayer ng isang taong matuwid. Bakit?
Kasi the eyes of the Lord are directed towards the righteous and His ears toward their cry. Pinapakinggan ng Diyos ang mga dasal, ang mga daing na mga righteous. Kaya makapangyari ang dasal nila. So, Proverbs 15 verse 25, "The Lord is far from the wicked, but hears the prayer of the just." Kaya gusto po nating pakinggan tayo ng Diyos. Sinisikap din ba natin na maging maayos ang ating buhay? Na maging matuwid ang ating buhay? Kasi kung nagsisikap din tayo maging matuwid ang ating buhay, ang Diyos din papakinggan niya ang ating mga dasal. At binigyan niya dito ng example si Elijah. Verse 17, "Elijah was a human being like us, yet he prayed earnestly that it might not rain, and for 3 years and 6 months, it did not rain upon the land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the earth produced its fruit." Kaya napatigil ni Elijah ang dasal, kasi si Elijah isang matuwid na tao. At siya ay earnest sa kanyang prayer, talagang taimtim sa kanyang pagdadasal. At noong ang mga tao, kinilala na nila na si Yahweh ay ang Diyos at hindi ang mga Baal, hindi ang mga Astartes doon sa bundok ng Carmelo, nagdasal uli siya ng taimtim at dumating ang ulan. Natapos na ang tagtuyo at taggutom. Panalangin ng isang taong matuwid ay talagang makapangyarihan, ay talagang pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga dasal. Kaya yan po'y panawagan sa atin kung gusto natin din na maging pakinggan ng Diyos ang ating mga dasal, sikapin din natin maging matuwid ang ating buhay. So ito po yung sinabi niya tungkol kay Elijah. So, 1 Kings chapter 17, verse 1. "Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, 'As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve during these years, there shall be no dew or rain except at my word.'" At ganun nga. Tumigil ng ulan. And 1 Kings chapter 18, verse 1. "Long afterward, in the third year, the word of the Lord came to Elijah, 'Go and present yourselves to Ahab, that I may send rain upon the earth.'" So pinadala naman siya kay Ahab. At ganun nga, inahinamon niya si Ahab at ang mga tao sa bundok ng Carmelo. Kung kanino maniwala, sa Diyos ba o sa Baal? Kay Yahweh ba o sa Baal? At doon, dumating ang higit na 450 mga propeta ng Baal at ng Astarte. At nagdasal sila na dumating ang apoy mula sa langit upang kainin ang kanilang mga alay. Walang nangyari. Si Elijah, mag-isa lamang siya, nagdasal siya, at mula sa langit ay dumating ang apoy at nilaplap ang kanyang alay. Talaga makapangyarihan. At noon, sinabi na ng mga tao, "Yahweh is God, Yahweh is Lord." Ang Panginoon, si Yahweh ay ang ating Panginoon. At nung naniwala na sila, nagdasal si Elijah at dumating ang ulan. Mga kapatid, makapangyarihan ang panalangin ng isang taong matuwid. Verse 19, "My brothers, if anyone among you should stray from the truth and someone bring him back, he should know that whoever brings back a sinner from error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins." Isang aral na naman ito, na kapag nakakita tayo ng isang kapatid na nawawala sa landas, ibalik natin siya. At kung nabalik natin ang isang kapatid sa kanyang pagkakamali, maliligtas siya at
mapapatawad ang kanyang kasalanan. He should know that whoever brings back a sinner from error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sin. Maliligtas niya ang kasalanan, ang makasalanan, at maliligtas niya ang kanyang sarili. At mapapatawad ang marami niyang kasalanan. Kaya huwag po tayong magpabaya kapag nakakita tayo ng isang taong hindi tama ang ginagawa. Dapat natin siyang ibalik sa landas. Yan po yung sinabi din ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. Sabihan natin, huwag nating pabayaan sa kasamaan. Dito din sa ating mga Pilipino, nahihiya tayong pagsabihan ang mga tao. At pinapabayaan na lang natin. Iniiwasan na lamang natin siya. Hindi po yan tama. Dapat tayong mababahala sa kanyang kaligtasan. At sa pagtulong natin sa kanya, pati ang ating kaligtasan ay na-assure din kasi nakatulong tayo sa isang taong maligtas. Galatians chapter 6 verse 1. Brothers, even if a person is caught in some transgression, you who are spiritual should correct that one in a gentle spirit, looking to yourself so that you also may not be tempted. Kaya habang tayo nagko-correct sa iba, sinisingnan din natin na tayo mismo ay kinokorek din natin ang ating sarili. Kaya sinabi ni Jesus, hindi pwedeng sabihin natin sa ating kapatid, tatanggalin ko ang puwing mo, tapos ikaw may malaking troso sa iyong mata. Ikokorek natin ang iba, pero mag-ingat din tayo sa ating sarili para hindi tayo maging hadlang sa iba. At ito'y pinakita din ni St. Paul sa nangyari sa Corinto. May isa pong kasamaan na nangyari doon na hindi matanggap ni St. Paul at pinagalitan niya ang mga Corinthians na wala silang ginawa. Ito po'y makikita natin sa 1 Corinthians chapter 5. It is widely reported that there is an immorality among you, an immorality of a kind not found even among pagans, a man living with his father's wife. Ibig sabihin, ang immorality nito ng isang tao'y na kinakasama niya ang kanyang stepmother, his father's wife. Ginawa niyang asawa ang kanyang stepmother. Malaking immoralidad yan. But you are inflated with pride. Should you not rather have been sorrowful? This one who did this deed should be expelled from your midst. Pinabayaan nyo. Baka nagmamayabang pa kayong hindi na kami tulad niya. Para tulungan siya, dapat itiwalag siya para makita niya ang kanyang kasamaan. I for my part, although absent in body, but present in spirit, have already, as if present, pronounced judgment on the one who committed this deed. In the name of the Lord Jesus, when you have gathered together, and I am with you in spirit, with the power of the Lord Jesus Christ, you are to deliver this man to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Yan yung deliver this man to Satan, parang itiniwalag nyo. Siya ay in-excommunicate nyo. At ang purpose ng excommunication, ng pagtitiwalag, ay hindi upang ilayo siya, ngunit upang malaman na mali siya para siya'y makabalik. So iyan ay extreme case na ginagamit upang ipaalam sa kanya ang pagkamali niya na hindi ka na kasama namin. Hindi ka na makakapag-komunyon. Hindi ka na makakapag-kumpisal. Magsisi ka muna. So ang purpose yan, para ibalik siya. Verse
tuloy natin sa chapter 5 ni 1 Corinthians. Your boasting is not appropriate. Do you not know that a little yeast leaven all the dough? Clear out the old yeast so that you may become a fresh batch of dough inasmuch as you are unleavened. For a Paschal sacrifice, for our Paschal lamb, Christ has been sacrificed. Kaya kunting leaven, balik tayo ulit sa leaven, sa pangpaalsa. Kunting papaalsa ay umalsa ang buong dough. Nadumihan ang buong dough, may epekto sa lahat. Kunting kasalanan ay magkakaroon ng epekto sa lahat. Kaya you should be unleavened bread, walang kasalanan. Tatanggalin yung mga leaven na nandiyan. Kasi nasakripisyo na si Jesus. Huwag na tayong mamuhay pa sa kasamaan at sa kasalanan. Nasakripisyo na ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapag nakakita tayo ng isang taong gumagawa ng masama, yan ay dapat natin silang ayusin. No? Dapat natin siyang pagsabihan para hindi na siya manatili sa kasamaan. Diyan po nagtatapos ang liham. Ang nagdilim, basahin ko ulit ang verse 19 and 20. My brothers, if anyone among you should stray from the truth and someone bring him back, he should know that whoever brings back a sinner from error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Tapos, end. Parang abrupt, hindi ba, ang ending? Wala malang sinasabing pagpalain kayo ng Diyos, batiin nyo si ganang ganyan. No? Kaya nga, ang format ng sabi natin, ng liham, ay nandun lang sa simula. Sa banang huli, abrupt yung ending. Ano ba ang nangyari? Ganun lang ba talaga? O baka may ending pang nawala? O hindi natapos? Hindi po natin alam. Kaya masasabi natin, itong liham ni St. James ay hindi naman talagang isang liham. Ngunit baka isang exhortation, baka isang pakiusap na iba't ibang mga topic ang kanyang itinalakay, mga topic na mahalaga sa ating Christian life na makakatulong sa atin. Kaya marami pong mga praktikal na mga bagay na pakinggan natin dito. Sana po ito ay makatulong sa atin sa ating pagsasabuhay ng aral ni Kristo at sa pagiging mabuting mga Kristiyano. Basahin niyo po uli ang liham ni St. James. Sana po sa inyong pagbasa muli, mas nalalo niyong maintindihan at pagnilayan kasi ito po'y mayaman at maraming mga praktikal na aral para sa atin. Thank you.